So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Tapos na. Thank you. Okay, so saan ba ako magsisimula? Magsisimula ako sa... you have to bear with me, ha? We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 2021. So, doon muna tayo kay PRD. Then, mag-move tayo kay BBM. And then, we'll move to... Martin Romualdez, and then merong isang person of that triangle, hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa house probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro a little of confidential funds. Okay? Okay. So, 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara, hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. And hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never, ever asked me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati. Nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight,
Maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD. Hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president, he left me a document, dalawang papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos, cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat noon, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sarah should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for president and vice president. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, huwag nyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But there, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip. Meron yan silang sariling kapasidad. Meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor.
Okay. So, klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya. Walang pangalan. And I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung dalawang letters. Kasi it was really a Sarah bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng dalawang documents. How did you feel, ma'am? How did you feel po when you seen those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin niya, nila, nung dalawang tao na yon, hindi siya nakaka-apekto sa akin. Merong, well yes, yun. Sige. Good morning, Mikael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit-down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit-down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit-down. Pinot-off ko yung sit-down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. So, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VPSD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nagko-cocaine, pero sa sobrang lamig niya na yung sipon, sir, mangyay ang tissue. Oh, huwag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin, tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin.
Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sabi ni Saya pa, dawat-dawat ramana. Di ba? Dawat-dawat ramana. Ako, ginatira ko nila kadaadlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw nga musulti. Nga I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay, so nasaan ako? 2021 January. 2021 October filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili magud na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday, daganday, daganday mo, dagan na lang ka. Muna-una po daw ka. Mundagan ko, o presidente, ingani ang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis. Para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper na kahati ng ganyan. Okay, ikaw. Oh, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas madaming negative kesa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number one doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko, magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, oh, when I become president, meron akong effigy. And susunugin nila, and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao
merong ganun sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon, na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. Zero ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency-free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022 ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, well, baka naman kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Aimee Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong vice president? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong vice president. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong vice president? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman din ang ato ang gihistoryahan din hi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was na. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya, manatanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God?
Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family. And I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM tsaka si Senator Amy. And nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto kong umeksena ni Martin Romualdez, gumawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Umupo ako sa couch, nasabi ko si BBM, sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. Sabi niya, yes, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 ata sila pumunta sa Davao. So okay na yon. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Hindi naman talaga siya kasali. Sinisik-sik-sik-sik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Totoo yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house. Tambi! Anyway. Nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, sa BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong vice president. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong president. I think maiintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-vice president ako. Number two, may daming big ticket projects. Si PRD. Sa build. At that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan kasi hindi natapos kasi kulang at talaga ang 6 years. So sa ngayon magte third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami, and naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba. Maybe they have more ideas, more innovation.
para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So I said, okay. I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang mangyayari. So, nagpagawa sila, and then tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey. Okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayo maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture, pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista, former Mayor Luigi Quisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President BBM Sandro Marcos. Oh, pwede nyo tingnan mamaya. Bawal magpicture, ha? Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paolo at si Baste. Umupo kaming apat. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Wala man sila sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo? And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter. In-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo ba ang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi ng Baste, ginanon doon yung PRD, and then ginanon niya. And then he said, no, wala na akong masasabi. Diyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo kong Vice President, alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yon. Okay. So, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo akong President, si President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako huwag ka tumakbong President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan kung ikaw ay President, mas mahirap pa. Sabi niya, mawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan.
Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So, so that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo, if you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan. Naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, you know, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun din, maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na vice president ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman vice president tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng
mga yellow, ng mga liberal, kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan, anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Saan na iya? Ginabuhat? Asam na siya gaad to? Planning a kudeta? Planning to overthrow the government? Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samukra siya ba? Magtrabaho ka o niya napahingana nga intriga. Madaot lang imuhang kamada. So ingon ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi tatlo naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, support namin yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi na ako ang priority, hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi niiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi sinabi siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na, some beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Okay, wala namang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan, di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa.